Good morning guys! Pupunta kami ngayon ng Aurora. Hahanapin namin ang subject for a surprise interview. Pero hindi namin alam ang bahay niya kung saan sa Aurora. We are my staff. May. Hi guys! Beryl. Hello! Tan. And Chino. Samahan niyo kami sa aming journey ito. Let's go! Ang nakaraan, isa sa mga objectives ng Docmar TV channel ay makatulong sa mga students na may pangarap sa kanilang buhay. Naisipan ng Docmar TV channel na mag-extend ng kamay sa isang estudyante na nakatira sa Sitio Aurora, Patuo, Ojongan, Romblon. Ang totoo nito, nang makuha namin ang name ng aming bibigyan ng tulong, di namin nakuha ang address ng bata, naisip tuloy naming baka ito ay sa gitna at taas pa ng bundok. Sa totoo lang hindi talaga namin tumbok kung saang bahay kami pupunta kasi nga first time kaming pupunta para hanapin ang bahay ni John Alisa. Kaya nga nang may kwento sa amin ni Docmar na siya ay nakasmile habang nagmamaneho ng kanyang sasakyan. Mahirap ang daan kahit may ginagawang kalsada sa lugar na iyon. Matulungin si Docmar na kahit ang batang naabutan niyang naglalakad ay kanyang iniangkas at idinaan sa kanilang bahay. Malayo ito kung tutuusin. Si Lola na aming nakasalubong ay nakapagsabi ding matagal raw dumating ang kanyang sundo dahil lang galing pa ito sa barangay ng Patuo. May tiwala kami sa Diyos para aming makita si Ate John Alisa. Sa isang bahay na isipan lang ni Docmar na kunyari bumili ng buko at magsimula ng kwentuhan at tanungin kung saan ang bata na aming hinahanap. Kunyari, bibili kami ng buko pero actually magbibigay kami sa kanya ng regalo. Parang ano, naglaba ka? Okay, ang mga kamay mo pang... Pinalaban ng mga kuyahin ng pantalon. Oo. Minsan na nagkawasin din. Gawasin din natin. Anong grade natin ngayon? Grade 8? Award palagi yan. Sa pataga-aaral ngayon? ONH. ONH. Meron lang. Bali, ano yan? Naglalakad ka lang galing dito? Or module? Depende lang. Module? So pag face-to-face, pupunta ka ng bayan pala? Ikaw yung sinabi ni Mrs. Joe sa akin na naghanap pa sila. Gawing ano ba guys, scholar? Pag-ihirap ito pala yun? Pag may anin pa naman. Hindi namin alam na itong bahay. Ang bala ka nga may magkulang buko ba na? Ayun. Habang nag-uusap kami, sabi ni ate na parang tinutulak daw siya ng Diyos na harapin at kausapin kami. Sa pagtanong-tanong ni Docmar, nasabi ni ate na mama pala ni John Alisa na doon nakatira ang aming hinahanap, na si John Alisa. Nanindig ang balahibo ni Docmar nang mabatid na ang hinahanap namin ay doon pala nakatira. Sa pagpapatuloy namin, in-interview namin si John Alisa, patungkol sa kanyang pag-aaral, pagtitiyaga, kasipagan, pagiging relihiyoso, kanyang mga pangarap at iba pa sa kabila ng hirap ng buhay. Ngayon masasaksihan natin ang karugtong ng video clip na ito. Sa inyong lahat pakipanood, paki-subscribe, paki-click and notification bell, at i-share ang videong ito o ang Docmar TV channel na ito. Sino si John Alisa?